Mga kapuso, muling nakapagtala ang Dagupan City Health Office ng apat na panibagong suspected case ng HFMD ngayong Linggo. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, patuloy pa rin nakakapagtala ng suspected HFMD cases dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay nga yan ang panawagan ng health authority na sakaling makaranas ng anumang sintomas ay agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na paggamutan. Umakyat na sa 20 ang suspected cases ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa Dagupan City. Isa rito ang kumpirmadong kaso. Hinihintay ang confirmatory test result ng apat na suspected cases na naitala ngayong Linggo. Probable case sila kasi they satisfy yung case definition ng hand, foot and mouth disease. Sa monitoring at evaluation ng CHO, kapansin-pansin ang pagtaas ng suspected cases ng HFMD sa nakalipas sa 2 linggo. Karaniwang mga batang tinatamaan ng sakit. Gayunman, walang naitatalang clustering ng suspected cases sa mga paaralan. For the past 2 weeks, yun nga, nadagdag yung 5. So yun ang tinututukan. Although yung 4 ang waiting sa result. Batid ni Aling Erlinda ang patuloy na pagtaas ng kaso ng HFMD, kaya maingat siya sa kanyang 2 taong gulang na anak na palaging kasama sa pagtitinda sa palengke. Parati kong inalkoholan, tapos pinapalinisan ko araw-araw, pinapaliguan. Under monitoring ang 35 lugar sa Region 1 dahil sa pagkakaroon ng suspected cases ng HFMD. Pinakamarami ang suspected cases sa Pangasinan na sinundan ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa ngayon ma'am, lahat po no ng mga bayan natin with cases of HFMD, wala naman pong risk for possible outbreak. Wala naman po tayong mga bayan sa ngayon no na nakaput under high alert for outbreak po ng HFMD. Maituturing na viral infection ng HFMD. Para makaiwas sa HFMD, mahalagang panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. CJ, kabilang sa mga sintomas ng HFMD ay ang pananakit ng ulo, katawan, pagkakaroon ng lagnat, blisters, pantalo yung rashes sa kamay, bibig at paa. Karaniwan na ang tinatamaan ng HFMD ay mga bata. Dito sa lungsod ng Dagupan, 100% doon sa mga suspected cases ay mga bata. 7 hanggang 14 days yung incubation period. Base yan sa pahayag ng City Health Office. Ang panawagan ng Health Authority, if ever na may mag-positive sa family member, ay mahalagang ma-isolate yung suspected o yung positive na HFMD case nang sa ganun ay maiwasan nga yung transmission. Napaka-importante daw yung agarang treatment doon sa nag-positive nang sa ganun ay maiwasan yung hawaan sa mga miyembro ng pamilya. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.